Magandang araw at gabi mga kakulay. Channel promotion po muna tayo ng isa sa malapit sa puso kong co-narrators ko. Alam niyo po ba mga kakulay, bago po nagkaroon ng Deep Red Mystery File ay ito ang unang channel na naging home channel ko. Yun po ay ang Creepy Junkie TV. Yan po ang unang channel na nagtiwala sa aking kakayahan sa pagsulat ng mga kwento. At yan din po ang unang channel na naghasa sa akin sa pagnanarration. At alam niyo po ba, napakahusay rin po ng narrator niya. Kaya pagkatapos po sana ng kwento natin ngayong araw na to, ay huwag niyo pong kalimutan ulit dalawin ang channel niya. Ilalagay ko po mamaya sa description box ang link ng kanyang channel para hindi na po kayo mahirapan. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa kanya, ay mag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat mga kakulay! Magandang araw po at gabi mga kakulay. Nais ko po muli kayong pasalamatan dahil na-reach na po natin ang ating goal para sa buwan na ito. Salamat po sa 400 kakulay na nagtiwala sa amin. God bless po sa ating lahat and more power. Mga kakulay, nais ko rin pong i-take ang chance na ito upang ma-welcome natin ang mga bago nating kapamilya. Sila po ay si D-Wall Carespin, Da Vinci Cold Black, Miss Marla, Dimples Yumi, Mangator, Agila ni Queso, Mike TV, bisitahin nyo po ang channel niya, Pinay Mama Confession, bisitahin nyo po ang channel niya, Lingon sa Kabilang Dimension, siya po ay bago nating kapatid na narrator, pakibisita rin po ang channel niya, si Papa Diwol, Joanne Ray Remo, Savannah Marsan, Queen Tarsier, Mary Aya Yamaguchi, Ethan Smith, Noreen Rayos, Bulaklak Portion Kula, White Light, at si April De La Rosa. Welcome po kayong lahat dito sa aming Kakulay Family. Ako po si Deep Red. Samahan niyo po akong tuklasin ang bumabalot na misteryo at hiwaga sa mundong ating ginagalawan dito sa Deep Red Mystery Files. Sariwa pa sa aking mga alaala ang mga masasakit na karanasan ng matalik kong kaibigan na si Clarice. Noong bata pa lang siya ay palagi siyang tinutokso ng mga kapwa niya bata. Wala ni isa ang may gustong makipaglaro sa kanya. Kahit ang kanyang sariling pamilya ay hindi siya nagugustuhan. Siya daw ay isang larawan ng pag-iisa. Hoy Susan! Huwag mong lapitan niyan si Clarice! Lampa yan eh! Lampa! Wika ng isang bata sa kanyang kalaro. Kasabay nun ay ang pang-aasar at pagbibitaw ng mga masasakit na salita kay Clarice na labis namang ikinasakit ng kanyang musmus na damdamin. Hindi ka lampa, Clarice. Sadyang hindi ka lamang sanay na tumakbo. Huwag mo na silang pansinin. Malakas ka, Clarice. Malakas ka. Sabi ko sa kanya upang maibsan kahit konti ang kanyang nadaramang kalungkutan sa mga pang-aasar ng mga bata. Lumipas pa ang ilang taon at naging 15 anyos na si Clarice. Subalit, hindi pa rin siya nakatagpo ng kahit isang kaibigan. Tanging ako lamang ang nananatiling nasa kanyang tabi at nagbibigay ng lakas ng loob. Sa tuwing siya ay nakakarinig ng mga masasakit na salita patungkol sa kanya. Kahit anong pilit na pagbabago ang gawin ni Clarice ay wala pa rin may nais na kumausap sa kanya. Madalas pa rin siyang nagiging tampula ng pang-aasar at pang-aalipusta ng kanyang mga kaklase at ng iba pang mga tao. Madalas nilang pinipintasan ang kanyang pisikal na anyo.
ang kanyang pananamit na malayo sa uso, ang kanyang balat na kayumanggi na may mangilan-ngilang galos, sugat at peklat, dulot ng kanyang laging pagkatumba dahil mahina ang resistensya ng kanyang katawan. Dagdag pa nito ang kanyang mukha na halos mapuno na ng tigihawat na naging dahilan upang pintasan siya ng mga tao. Ang pangit na nga ng araw ko, ang pangit pa ng bungad ng pagmumukha mo, sigaw sa kanya ng isang babae na nasa kapareho niyang edad, sabay tawa ng mga kasama nito. Alam mo, Clarice, walang magtatangkang manligaw sa'yo dahil sa pangit mong mukha. Tsu! Tsu! Pangit! Alis dyan! Wika pa ng babae, sabay tulak sa kanya na naging dahilan para siya ay matumba. Ang lampa-lampa pa nito, ang pangit-pangit na nga, lampa! Oh, what the heck! Maarte pang wika nito bago tuluyang umalis kasama ng kanyang grupo at naiwang mag-isa si Clarice. Napaupo na lamang siya at napasandal sa pader habang pigil ang pagtulo ng kanyang mga luha, habang isa-isang pinupulot ang mga nabitawan niyang gamit. Gawa ito sa pagkakatulak sa kanya ng babae. Wow, cheesecake! Ang kaba sa iyong dibdib ay damhin, huminga ng malalim. Ako ay mag-umpisa ng manahan sa iyong pangitain. Ako ang liwanag sa dilim. Please don't forget to subscribe to his channel. A friendly reminder from Deep Red Mystery Files. Clarence, maganda ka. Hindi ka pangit, sabi ko sa kanya. Sadyang di lang nila makita ang kagandahan mo, dagdag na sabi ko sa kanya, upang kahit paano ay gumaan ang kanyang loob. Miss, are you okay? Nagulat si Clarence nang marinig ang boses ng isang lalaki. Ayos ka lang ba? Nakita ko ang ginawa sa'yo ng kaibigan mo. May pinagawa yan ba kayo? Tanong sa kanya nung lalaki. Hindi ko siya kaibigan, naiyang sabi ni Clarence. Nananatili pa rin nakaupo at nakasandal sa pader habang yakap ang kanyang dalawang tuhod. Akin ang kamay mo, tutulungan na kitang tumayo. Alok sa kanya nung lalaki. Nahihiyaman ay hindi na tumanggi si Clarence. Ibinigay na rito ang kanyang kaliwang kamay upang siya ay makatayo. Salamat, nahihiyang sabi niya sa lalaki. Ako nga pala si Rock. Bago lamang ako dito sa school, transferee. Pagpapakilala ni Rock sa kanya. Hello, ako si Clarence. Nahiya namang pagpapakilala ni Clarence kay Rock. Sa unang beses at sa unang pagkakataon, ay may isang estudyante na rin ang trumato sa kanya ng ganun. Mukha namang mabait si Rock at higit sa lahat ay gwapo. Okay, friends na tayo ha. Wika ni Rock kay Clarence. Sabay, agaw sa kanya ng bag at mga aklat upang bitbitin ang mga ito. Ako na ang magdadala ng mga gamit mo. Tara na! Sabi ni Rock. Saan ba ang room mo? Tanong pa nito. Sa room number 69, sagot ni Clarence. Tumango si Rock at niyaya na si Clarence na pumasok. Tuwang-tuwa akong nakatagpo na rin sa wakas ng isang kaibigan si Clarence, ang aking matalik na kaibigan. Maraming araw at linggo ang lumipas. Palagi nang magkasama sina Clarence at Rock. Nakakatuwang isipin na magkaklase rin pala sila at ang mas nakakatuwa doon ay parehas pa silang namumuna sa klase. Hindi naman maitatanggi sa lahat na si Clarence ang pinakamatalino sa lahat. Subalit nakikipagsabayan sa talino si Rock. Hindi lang siya mabait at gwapo, matalino pa. Palagi na rin silang magkasabay kumain at lumabas ng school sa oras ng uwian. Marami ang naiinggit kay Clarence dahil nakuha niya ang pagmamahal, respeto at pagmamalasakit ni Rock sa kanya. Maraming hindi makapaniwala
at may mangilan-ngilan ding nandidiri sa tuwing makikita nilang magkasama ang mga ito. Sa tuwing may mang-aapi at pumipintas kay Clarence, ay nakahandang sumaklolo at ipagtanggol siya ni Rock. Hindi siya nito iniiwanan at hindi rin siya nito pinababayaan. Kaya ako naman ay labis-labis na talak ang naramdaman. Clarence, may nais lang sana akong ipagtapat sa'yo. Pagbubukas sa usapan ni Rock, habang silang dalawa ay nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga na nasa tabi lamang ng kanilang school. Ano yun? Tanong ni Clarence. Gusto kita. Wika ni Rock sa bayuko na tila nahihiyang tumingin sa gulat na mukha ni Clarence. Rock, totoo ba yung sinasabi mo? Baka nanti-trip ka lang. Bakit ka naman magkakagusto sa isang kagaya ko? Kinakabahang tanong ni Clarice na hindi makapaniwala sa biglang pagtatapat ni Rock sa kanya. Clarence, totoo ang sinabi ko. Gusto kita at wala akong pakialam sa mga sinasabi sa iyo ng ibang tao. Dahil ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Dahil kahit na maraming tao nang humuhusga sa iyo, ay nagawa mo pa rin maging matatag at kayanin ang lahat ng mga bigat na suliraning nararamdaman mo. At dahil doon, ay nagustuhan kita at minahal. Spark La Ureta. Please don't forget to subscribe to his channel. A friendly reminder from Deep Red Mystery Files. Ito ang madamdaming wika ni Rock kay Clarice. Sabay yakap dito. Rock, salamat. Ikaw ang unang taong nagpakita sa akin ng pagmamahal at pagmamalasakit. Sabi ni Clarice kay Rock. Bumitaw sa pagkakayakap si Rock. Gusto rin kita. Wika pa niya. Nalabis namang ikinasaya ni Rock. Pwede ba kitang ligawan? Tanong ni Rock sa dalaga. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaang saktan ka ng iba. Madamdaming pangsabi ni Rock kay Clarice. Oo Rock. Sagot ni Clarice. Agad na yumakap muli si Rock sa kanya. Salamat, Clarice. Hindi kita bibiguin. Wika ni Rock. Mabilis na inalis ni Rock ang pagkakayakap niya kay Clarice nang maramdamang nilang may taong nagmamasid sa kanila. Subalit, hindi na nila ito nakita at nakilala dahil mabilis itong tumakbo palayo sa kanila. Mukhang may nakakita sa ating dalawa. Kinakabahang sabi ni Clarice. Ayaan mo na yun. Baka napadaan lang yun. Wika naman ni Rock sa kanya na halatang kinakabahan din. Tara na, balik na tayo sa loob. Malapit na magsimula ang susunod na klase. Pagyayaya ni Rock kay Clarice. Maraming araw pa ang lumipas at naging napakasaya ni Clarice sa piling ni Rock. Mas lalo pa itong naging sweet sa kanya at mas lalo pa nitong ipinakita ang pagmamahal at pagpapahalagang matagal nang hinahanap ng kanyang batang puso. Naniniwala akong hindi sasaktan ni Rock si Clarice. Isang hapon ng uwian, bago sila lumabas ng campus ay nagpaalam si Rock kay Clarice na pupunta muna ang lalaki sa CR. Tumango lamang si Clarice at nagantay, ngunit makalipas ang 3 hanggang 5 minuto ng paghihintay, ay naisip ni Clarice na tumungo na rin siya sa CR ng mga babae. Katabi lamang ito ng CR ng lalaki. Bago siya makapasok, ay may narinig siyang nag-uusap sa loob ng CR ng lalaki dahil nakabukas naman ng bahagya ang pinto nito. Narinig niya ang boses ng isang babae at ng isang lalaki na tila nag-uusap. Babe, nagsiselos na ako. Parang totoo na yata yung pinapakita mo sa kanya, ha? Wika nung babae sa kausap nitong lalaki. Ano ka ba, babe? Hindi ko naman siniseryoso si Clarice. Kita mo naman, ang pangit-pangit nun. Sinusunod ko lang yung kagustuhan mo. Napaibigin ko siya at pagmukhaing kawawa sa huli. Diring-diri na nga akong magpanggap na real guy para sa kanya eh. Napaatras si Clarice, boses iyon ni Rock. At hindi siya makapaniwalang nagawa nito iyon sa kanya. Clarice, huminahon ka lang. Magpakatatag ka. Sabi ko sa kanya. Subalit, mabilis na tumakbo si Clarice palabas ng CR at
lakad takbong umakyat patungo sa rooftop ng kanilang building. Ilang beses siyang natumba ngunit tila wala na siyang pakialam sa mga galos na natatamo niya sa tuwing siya ay madadapa. Wala nang gaanong estudyante ang nasa loob kaya walang nakakita sa kanya sa pagpunta niya sa rooftop. Pagkarating niya sa rooftop ay ibinuhos niya ang kanyang nadaramang sakit sa pamamagitan ng pag-iyak. Sa maraming beses na pananakit at pag-aalipusta sa kanya ng ibang tao ay tila walang makakatumba sa sakit na ipinadama sa kanya ng taong labis-labis niyang minahal. Clarice, lumaban ka! Magpakatatag ka! Marami ka pang pwedeng patunayan sa kanila. Patunayan mo sa kanila na hindi ka mahina, Clarice. Tumayo si Clarice at dahan-dahang naglakad patungo sa... Ang mga kwento, lihim at karanasan ng bawat tao ay nagpasalin-salin sa bawat henerasyon. Please don't forget to subscribe to his channel. A friendly reminder from Deep Red Mystery Files. Clarice, huwag mong gawin yan! Sigaw ko sa kanya, subalit tila bingi na si Clarice sa lahat. Hindi ko na kaya! Huling sabi ni Clarice, bago tuluyang tumalon mula sa taas ng rooftop ng school. Kasabay nun ay ang pagkawala ng aking malay. Napabangon ako at nakita ang duguan at kaawa-awang katawan ni Clarice. Maraming tao ang lumapit at nakiusyoso sa insidente. Nakita ko si Rock na tila gulat na gulat habang nakayakap sa kanya ang isang babae na natatandaan kong siyang tumulak at lumait kay Clarice noon bago niya makilala si Rock. Ngayon, nasa harap ko na ang kaawa-awang si Clarice na nasa loob ng kabaong. Naisip kong mas makakabuti na rin sigurong makapagpahinga na rin siya. Mula pagkabata ay hindi niya naranasang magkaroon ng kahit isang kaibigan. Hindi niya naranasang maramdaman ng totoong pagmamahal at pagmamalasakit mula sa isang tao na kahit ang kanyang sariling pamilya ay hindi piniramdam sa kanya ang pagmamahal na hinahangad niya. Nakaramdaman siya ng pagmamahal kay Rock, subalit ito ay hindi naman totoo. Tanging ako lamang ang naging malapit sa kanya. Ako lang ang naging totoong kaibigan niya. Makakapagpahinga ka na, Clarice. Nakangiting sabi ko sa aking sarili habang tinatabunan ng lupa ang aking kabaong. Kasabay nun ay ang unti-unting paglalaho ng aking kaluluwa. Ako at si Clarice ay iisa. Ang aking sarili lang ang siyang matalik kong kaibigan. Magandang araw at gabi mga kakulay. Gusto ko lang pong i-shout out si Michelle Loom from Mindanao. At nais ko rin pong pasalamatan Deep Red Mystery Files team.